Start tayo sa direct variation. Mauna muna yung direct variation bago yung inverse variation. Ano yung direct variation? So, pag-i-state ito ng relasyon ng dalawang variable, kung ano yung kanilang pagkakaugnay, no? Ano yung kaugnayan ng isang variable sa isa pang variable. Katulad nito, bumibili ng bigas, no? Ang isang kilo ng bigas ay 40 pesos. Sabihin natin 40 pesos. So, kilo, 1 kilo, 40 pesos. Kung dadagdagan mo ang kilo, siyempre tataas ang presyo. So, dodoble, 2 kilo. 3 kilo, 120. E pagdating ng 4, ilan na? So, ito ay, anong mangyayari? So, 4 times 40. So, 160 to. E pagdating ng 5, ito ay 200. So, si kilo at si cost ay may relasyon na depende sa kung ilang kilo, ay ilang, magkano ang presyo sa isang kilo. Kaya, ang cost na y ay equal sa k na x. Itong si k, ito yung proportionality constant. So may kita mo yung constant na yan. Ang nagpaparami kay y. So, ano yung K? Makikita nito natin dito na yung K mo ay dahil yan ay constant, dapat yan ay pare-pareho sa lahat na to, no? Si K ay Y over X. At ito, si Y over X ay sa una ay 40 over 1. Sunod, 80 over 2. Si 80 over 2, pareho lang yan. Pag dinivide mo si 80 ng 2, ang lalabas dyan ay 40. Etong 120 na equal sa 120 over 3. 40 rin yan. Na equal sa 200 over 5. 40 rin yan. So, si K ay lumalabas na 40. Kaya, ang cost ng rice ay equal sa 40 times X. Ito ang cost. Babayaran mo at ito ang kilo. So, lumalabas si y ay 40 times x. So, bali dito. Ito naman, sample din niya to. Ito ay speed. Speed ng, ito ay yung car na tumatakbo at certain speed. And distance traveled niya ay depende kung gaano siya katagal tumakbo, no? So itong 70 na to ay speed.
meron siyang speed na 70 km per hour. Ito naman time, yung T ay time, gano'n ka nakatagal tumatakbo. So kung matagal na malayo makukover mo, SED, yan yung distance traveled. Dito sa table na to, sa isang kilometro ay sa isang oras, meron siyang 70 kilometer. Sa dalawang oras, tinakbo niya ay 140 kilometer. Sa tatlong oras, ilan na siya? So, itong tatlo, i-multiply mo dito sa 70. So, 210 kilometers na to. E kung apat, 280 kilometers ang distance. Kung 5, 350 kilometers. So, when time in hours increases, how does distance in kilometer change? It depends on the time, the number of hours. Activity ba to? Sample. A sample. So, when time in hours increases, how does the distance increases then? Increases. It increase. Yeah. So, distance increase. Plot the points time distance in the plane below. What have you observed with the points plotted? Paplot daw dito. So distance time. Kung ang time mo 1, andito siya. Kung ang time mo 2, andito siya. Kung ang time mo ay 3, dito siya. Time mo ay 4, time mo ay 5. So anong mapapansin dyan? Nag-i-increase ang distance at ito ay straight line. So yan ang direct proportion, straight line. What do you observe about the ratio constant? What is the constant rate? Ang constant rate niya is, kunin mo yung ratio ng 7 ng distance and time. So ang constant niya ay distance over time. So ito ay, lahat yan ay 70. Complete the equation that shows the relationship between the time hours and the... So yung relationship nito ay 70 times time. So, activity leads us to the following concept. When time in hours increases, distance increases. Using the convenient scale, the graph of the relation is, so ito is straight line. So, and the graph points passes through one slope. So, passes through origin with the slope of 70. So, slope niya 70. Yan yung ratio
yung slope ay y over x, which is 70. The ratio d over t. So ito yung mga pare-parehong ratio. So ano yung direct variation? One quantity is equals to the constant times the other quantity. So one quantity y is equals to the constant k times the another variable. So, pwede siyang i-express na y varies directly as x. Y varies, this is the variation, constant of variation, and this is the x. Y is directly proportional, this is constant proportionality. Y is proportional to x. Y is proportional to x. So itong mga statement na to, pag nakita mo yan, no, ang ibig sabihin lang yan ay y is kx. So a is directly proportional to b. A is directly proportional to b. Or a over b is constant k. Circumference is a circle varies directly as the length of its diameter. So circumference is k d. Cos of fish varies directly as the number n of kilos both. So cos is k times the n in kilos. So pwede rin silang isulat na c over d is k, or c over n is k. So, pag alam mo ang k, pag alam mo ang k, pwede kang mag-compute ng ng c or a for any given value of b, d, at saka n. So, mga example ito. To find the constant variation, we have here y varies directly as x. So y varies directly as x. O yan ang ibig niyang sabihin. If y is 48, x is 15, find the constant variation. Ito yung k, find the k. So anong gagawin? So ito ang equation. I-substitute yung given, 48 si y. Y is 48 and x is 16. So, i-substitute. Then, yung 48 is equals to k16. So, pwedeng i-divide ito ng 16, i-divide din kung anong gagawin sa right side, yun din ang gagawin sa left side. Or, i-multiply ito ng 1 over 16. Ito rin, 1 over 16. So, ang matitira dito, magka-cancel. So,
cancel na si 16 dito, matitira isa 48 over 16, which is K. So ito ang lalabas na K. So 48 over 16 is equals to 3. So si K ay 3. So Ben, pag nakuha na si K, balik sa equation Y equals to K, substitute si 3 sa K, then Y is equals to 3X. So ito na ngayon ang equation. Equation of variation. So, given naman dito table. So, kita natin distance time. So, ang equation involved distance sa taas sa naka sa taas na napag-usapan natin na discuss ay ang distance traveled, ang distance traveled ay proportional sa K times time. So, ang D over T natin ay sa table 1 over 80 over 1. Meron din yang 180 or 160 over 2, 240 over 3, at meron ding 320 over 4, and 400 over 5. So may kita natin yan lahat yan. Ito ay equal sa 80. Ito rin ay equal sa 80. Ito ay 80 rin. Ito 80 rin. So, ang K, which is D over T, ay 80. So, to find the equation, balik dito, i-substitute yung value ng K. So, lalabas, yung K mo ay 80. And balik sa equation, ang D mo ay ang distance traveled ay K80X. So yan ang equation of variation. Ito naman, table. The graph shows the number of battles and products by the machine, production sa machine, and the time T. So, ito ay time. So, ito ay time. Yung X ay time. So, yung horizontal ay time. Yung Y, yung vertical ay N. So, anong pinakikita dito sa una? Yan ay 3,600. This is the ratio of N over T. 3,600 over 2. Ito naman ay ano pala to? This is 1,800. Ito naman ay 3,600 over 4. Ito naman ay 5,400 over 6. Ito ay 7,200 over 8. Ito ay 9,000 over 10. So, ito. Ito ay 900. Ito. 72
Overheat. Hundred din ito. This is also 900. 900 din ito. Ito 910. Ito 900. So therefore, ang K ay 900. So to find the equation, substitute mo lang yung N, yung N dapat ito N, N over T is K, no? So yung K mo ay 900, so therefore lipat natin si T doon, N over T is K. Ang gagawin, cross multiply natin si T doon, or multiply natin both side ng T. So times T, times T rin dito. So, si N over T is K. Lilipat natin si T sa kabila. So, i-times T natin. I-times T rin natin ito. So, si T at T rito magka-cancel. So, N would become K T. Si K natin, alam na natin yan. That is 900 T. So, therefore, ito yung equation. So, N900T is the equation of variation. Number 4, if P varies directly with as Q and P, P is equal to 25 and Q is 5, what is the value of Q when P is 80? So, ang sabi dito, si P raw ay directly varies with the Q. So, si sabi 25 si P, 5 si Q. So, i-substitute mo yan dito. Kung 25 si P equals to K, si Q naman ay 5. Yun ang ano. So, gagawin na, hanapin natin si K. So, multiply natin to ng 1 over 5. Ganon din sa kabila. Or, i-divide natin ito ng 25 para mawala si K. So, si 5, lalagay natin sa ilalim ni 25. So, magiging K is 25 over 5 or simply 5. Pareho lang yan ng 25 is equals to K times 5. Multiply mo ito ng 1 over 5. Kaya ito, i-divide mo ng 5. So, ito magka-cancel. So, matitira sa kabila si K. Kaya 25 over 5 is 5. So, shortcut lang ito na i-cross multiply mo sa ilalim. That would give you K. So, pagkakuha mo ng K, pwede nang gamitin yung si K. Si K ay 5. So, ang P, sabi P ay K 5 times Q. Ang tanong ngayon, kung ang P ay 80, ano ngayon si Q? Kung ang P mo ay 80, ano ngayon si Q? So, substitute mo si 80. So, 80
is equals to 5 for si Q. Then, hanapin si Q. Ano mangyayari kay Q? It is 80. Lipat natin si 5 sa kabila. I-divide sa 80. So, ang lalabas si Q ay 16. So, ayan si Q. So, kunin muna yung equation. Kunin si K. Sulat ang equation. And then, isubstitute yung condition na P is 80. Then, hanapin si Q. Merong isa pang solution. Tinatawag itong ratio and proportion. So, ginagamit ito pagka meron kang dalawang condition at ang equation ay direct proportion. So, sa direct proportion, no, si P1 over Q1 ay equal sa K na equal din sa P2 over U2. Anong ibig sabihin yan? Para lang yung table, para lang yung nasa table dahil straight line yan. No. Ito si P, ito si P1, ito si Q1, ito si P2, ito naman si Q2. Nakita natin na yung constant K ay pare-pareho sa ratio ni P1, Q1, pareho rin yan sa P2, Q2. Kaya, kung magbibigay ng value na P1 at Q1, P2 at Q2, di mo na kailangang isolve si K kung ang hinahanap ay si Q2. So, ano yung P1? Bigay ng unang condition, sabi dito, ito, si P1, ito ang magiging P1, ito ang magiging Q2, ito ang magiging P2, at ito ang unknown Q2. So, kung isa-substitute yan natin dito sa equation na to na P1 Q1 equals to P2 Q2. Pwede na nating makuha si Q2. So, pwede rin yan baligtarin na para nasa ibabaw si Q2, si Q2 over P2 ay pareho lang ni Q1 over P1. So, nasa ilalim na naman si P. So, pwede na nating lagyan ng value yan, si Q2, si P2 ay 80. Twenty-five naman si P1 at 5 si Q1. Si P2 ay 80. Si P1 ay 25. Si Q1 ay 5. So, sa substitute natin yan, si Q2 ay nahanap. Si P2 ay 25. Si Q1 ay 5, si P1 ay 80. Ay, si P2 pala ay 80, si P1 ay 25. So, ang gagawin natin, si Q2, gagawin natin kay i-cross multiply lang natin. Pwede rin yung long method na i-multiply ito ng 80, i-multiply ito ng
80 rin. So si 80 at 80 magka-cancel, matitira si 2. Ito ay 5 over 25 times yung 80 na lipat na sa kabila. So this is 16. So 16. So pareho lang. So yan ay gagamit ka ng ratio and proportion. Yan ay kung ang problem ay direct variation. Sa 5, the amount of paint P needed to paint the walls of the room varies directly as the area. So paint varies directly as the area. So then, if a wall, how many gallons of paint is needed to paint a wall with an area of 120 square meters? So, ito ang binigay na area. If 2 gallons of paint covers, ang tanong dito ay, ilan ang... Ito yung hinahanap natin. Ilan yung corresponding paint na gagamitin para sa 180 na total area. Ang tanong ay ilang paint ang kailangan. Kung ang isang, ang 2 gallons paint can cover 48. So ito yung P1. Ito yung A1. So, i-substitute dito sa equation yung P1, that is a 2. And then, yung A1, which is a 48, makukuha si K. So, si K ay 1 over 24. So, si P ay 2, K 48. So, si K ay 48. Divided by 2, so si K ay 24. So P therefore is 24 times area. Eh kung ang total area na ipipaint mo ay at 120, so ang area total ay 120, ilan ang paint ang kailangan mo? I-substitute mo yan dito. So paint, total paint is 24 times 120, or total paint is 5 gallons. So ito yan. Solution number 2, ratio and proportion ulit, pwede yan. Kasi merong A1, P1, A total, P total. So, anong gagawin? Pwede yan sa
So si paint total over area total is equals to P1 over area 1. So P total therefore is area total times P1 over area 1. Pwede yan, ano? So i-cross multiply, dalhin natin to pataas doon sa ibabaw. Kasi yung nasa ilalim, para mapunta sa kabila, ilalagay mo sa ibabaw. Yung denominator magiging nasa numerator sa kabila, sa kabilang side ng equation. So ang P total is area total, which is 120. Ang P1 ay 48. Ay ang area 1 ay 48. Balitan. P1 natin ay 2. Ang area ay area 1 ay 48. So activity. Write an equation to the following elements. The cost C of meat varies directly as its weight with the weight W in kilograms. So susulat natin yung equation. Susulat yung equation. Cost ICC varies directly. So constant proportionality with the weight W. So yan ang equation ngayon. The amount of amount paid for lumber 2, amount paid A for the purchase of the shirts varies directly with the number N of shirts. So the amount paid A is sabi directly, varies directly, so proportionality constant directly proportional with number of shirts and yun yun. So yun, 3 and 4 gawin mo na yan. Determine if the tables and graphs below express a direct variation between variables. If they do, find a constant, the constant of variation. Ito yung K. An equation defines the relation. So ito yung K. And then yung equation. So hanapin yung K. So table Y, X over Y. X and Y. So kunin natin yung K. So makita natin malaki si Y. So i-divide natin yung Y divided by X. Ano yung Y over X? So Y, so this is 2 over 1 equals ito sa 2. 4 over 2 equals sa 2 pa rin. 6 over 2 equals sa 2 pa rin. So 8 over 4 2 pa rin. 10 over 5 2. So ano ang K? K is 2. Ano ang equation? Y is equals to 2x. Ayun, number 2. X mas malaki. So, gawin natin X over Y. So, ano yung X over Y? 24 over 1. Sunod, 12 over 2. 12 over 2 is 6. Yung 24 over 1 is 24. So magkaiba.
12 over 2. Di nauna na. Tapos na pala yun. Ang sunod. 8. Wala, hindi eksakto. And 6 over 4. Ito ay 3 over 2. Hindi pare-pareho. So, hindi yan direct proportion. So yung number 3, direct proportion ba to? Gawin mo na to, no? So gawin mo na yan. Number 4, table. Ano yan? Dito nagsimula, 0. Kung 0, this is, sabihin natin ito ay, ano ba to? Wala. Sabihin natin ito ay y, ito ay x, no? So, sa una, 0 over 0. So, y over x, this 0, 0. Wala, hindi pwede yan. Hindi kasali si 0. Dapat di sinali si 0, hindi yung ito lang. Ano ito? Nasa gitna ng 2 and 4. So, ito ay 3. So, ang y ay 3, ang x ay 2. Ito. Yan ay y is 6, x is 4. So, yan. Dapat ito ay k, ano? So, ito ay nasa gitna. So, yan ay 9. So, ang sumunod pangatlo ay 9 over 6. Si 6 over 2 equal ito sa divide natin ng 2, yan ay 3. Divide natin ng 2, yung 4, yan ay 2. So, 3 over 2. Itong 9 over 6, divide natin si 9 ng 3. So, divide natin ito ng 3, divide natin ito ng 3. So, lalabas 3 over 2. So, therefore, ang x ay equals to 3 over 2. Ang k pala, sorry. So, therefore, yan ang k. So, k ay 3 over 2. And the equation is y is equals to 3 over 2 x. Balikan natin yung pretest. Pretest. So, pretest. Pre-assessment. So, a jeepney travels distance of d kilometers in t hours. The equation that relates d to t is dkt. So, ito yung equation. What kind of variation is this? So, direct. Direct variation. Which of the following represents the statement an employee's salary varies directly as the number of days he has worked? So, S.
is ang salary di ang dapat ano yan is equals to salary days of work d times k. So dapat s tapos d k d. So yan dapat ang equation s k d. So ito yung which is an example of direct variation. Ikaw na mag-ano yan. Alimbad yan ang direct variation. What mathematical statement describes the table of the values below? Mathematical statement. Alimbad rito. Si A, dapat malaman mo rito yung K. So, yung K, which is a y is equals to kx. So, ang k mo ay y over x. So, i-divide 6 over 1. 6 yan. Ito, 12 over 2. 6 din to. So 18 over 3, 6 din yan. 6 din to 24. So K is 6. Hanapin mo rito yan. Alin ang sagot? If Y varies directly as X and Y equals to 24 when X equals to 3, then K is, so direct, ano to, substitute mo yung values. So, y varies directly as x. So, y is equals to kx. Ngayon, mayroong value. This is, binigay yung y1, y24, x3. Substitute mo, hanapin yung k. So, k mo is y over x, 24 over 3. Value niyan 8. What mathematical statement describes the graph below? So kailangan malaman yung k dito. This is hanapin mo yung k total cost over n. So, dito, this is 10 over 1. Dito, 20. So, dito, ito ay 20 over 2. Ano, equal to saan? 10 din. Ito ay 10 over 1 equals din sa 10. Ito namang point na to is 30 over 3 equals din sa 10. So, ano ang k? 10. Ano ang equation? P is equals to Kn. So, kung ang K mo ay 10, so P is equals to 10. So, nasan yan dito? If Y varies directly as X and Y equals 32 and X equals to 4, find the constant variation, yung k. So y varies with the x. So ang k mo is what? Y over x. So nagbigay ng x, substitute mo, hanapin yung k. If y varies directly as and y equals to 3 and x equals to 10. Find x when y equals to 1.2. So, dito, sa number 8, pwede dito yung y2 over x2 equals to y1 over x1. Now, ang hinahanap dito ay x2.
So, x2 ang hinahanap. Pwede natin baliktarin yan. X2 over y2. X1 over y1 para makuha si x2. Yan ay si y2 times x1 over y1. San si y2? Si y2 binigay. Ito, y2. Ito yung pangalawang y. Ito yung unang y. So, si y1 ay 3. Si x1 ay 10. Si y2 ay 1.2. Si x2 ay hinahanap. So, x2, y2, x1, y1. So, si x2, y2, 1.2, x1, 10, y3, y1, 3. So, 1.2, that is 12 over 3, 4. So, kung ang hinahanap naman ay si y2, pag si y2 ang hinahanap, so, ang gagamitin mo ay itong si y2 na sa ibabaw para madali. Pag si x ang hinahanap, yung x na sa ibabaw, x2. Pag si y2 ang hinahanap, si y2 ay equal sa x2, y1 over x1. Magkaiba yan. Ito x1, ito y1. Ito nasa ilalim si y1 kasi si x ang hinahanap. Ito naman si x lang nasa ilalim, si y2 ang hinahanap. Magkaiba yan, ano? So, depende kung ano yung hinahanap mo. Pagka si y2, ito ang gagamitin mo. Pag si x2, ito ang gagamitin mo. If candles are sold at 3 pieces for 2 pesos, how many candles can be? Ayan. Get if she can melay. Melay pala yung melay. Get if she has 20 pesos. So, candies. So, number 9. So, pwede mong gamitin yan cos is equals to k number of candies. Okay, so pwede mong dahil dalawa yung given dyan, pwede kang gumamit ng cos 1. Ay, how many candies? So, n ang hinahanap. N. Solve natin to ng hindi ratio and proportion, yung hanapin natin si K. So, si Candy ay nagbigay ng 3 pesos for 2 pesos. So, ang cost ay 2 pesos kung ang N mo ay 3 pieces. So, C1 is 2 pesos and N1 is 3 pieces. So, ito ang C1 at ito ang N1. So, makukuha na ngayon si K. Si K ay 2 over 3. Then, hanapin natin si N2.
C2 is equals to K N2. Ano yung N2? Ang N2 binigay na, ay ito ang N2 unknown. Ang C2 binigay na ito ang C2 cost number 2. Ang cost number 2 ay 20 pesos. So kung 20 pesos si C2, then si N2 ay 20 natin, ano na pala yan? Si KI 2, si KI 2 over 3. So si N2 si C2 ay binigay na 20, 2 over 3, si N2 ang unknown. So, si N2 ay 20, si 3 mapupunta sa numerator kasi lilipat sa kabila, si 2 mapupunta sa denominator. So, yan ay N2. So, meron siyang 30 pieces. The judge's income varies directly as the number of days that she works. If she earns for number 10, si income varies directly with the days. So, ang sabi, if she earns 8,000 in 20 days, so, ang income niya, 1 ay 8,000. Ang day 1 ay 20 days. How much she will earn if she work 30 days? So, pwedeng kunin kung susundan natin itong unang equation, itong number 9, pwede rin, hanapin si K. So, si K ay I1 over D1, which is 8,000 over 20. And ito ay 800 over 2, so 400. So, kung ang tanong ay 30 days siya magtrabaho, this is D2. Ito ay D1. Ito naman ang income 1. So, si D2 ay 30 days. So, therefore, si income 2 ay K D2. Substitute si D2. Ang K mo ay 400. Ang D2 mo ay 30 days. So, ang income 2 ay 1,200 pesos. So, 1,200 pesos. Pwede rin itong isolve ng ratio and proportion. So, solution number 2, ratio and proportion. So, inahanap natin ay si I, income 2 over days 2 is equals to income 1 over days 1 dahil directly proportional sila. Yan ay equal sa constant K. Hindi na natin kukomputing si K. Diretso ka agad tayo hanapin si I2.
So, pwedeng i-multiply natin na si B to doon. Pero ngayon, gagawin ko, i-substitute lang muna natin. So, si B to ay 30. Si I1 ay 8,000. Si D1 ay 20 days. So, ano ngayon si I2? Ilipat natin ito doon. So, ito ay 30 times 8,000 over 20. So, lalabas ito ay 1,200 pesos. Pwede rin natin isolve ito number 9. Itong number 9, si ano, hinahanap natin dito ay N2. So, ang equation natin ay C2 N2 equal sa C1 N1. Pero N2 ang hinahanap natin, babaligtarin natin yan. N2 over C2 para makuha natin si N2. Ito naman, N1 over C1. So, pag binaligtad yun sa kabila, babaligtarin mo rin yung C1, N1. Pag binaligtad ang N2, C2, N2. So, anong mangyari? Ililipat natin si C2 doon sa kabila. So, mapupunta siya sa ibabaw. So, anong si N2 ay C2, N1 over C1. So, substitute. Ano yung C2? Ang C2 ay 20. Ang N1 ay 3. Ang C1 ay 2. So, this is ang N2 mo ay nagiging 30. 20 over 2, 10 yan, times 3, so 30. So, 30 pieces. Pareho lang.